Ayan na po, nakita na natin na bago na ang ating serye ngayon, The Gifts of Christmas. This is our series for this month and we're going to be tackling yung ano. Nakita po natin, di ba, yung mga gifts ng mga wise men. Yan, kay Jesus. Kaya doon nagsimula yung mga gift-giving eh, no? Pero it's not just what we can give to the Lord. But alam niyo po, yung pagdating ng Panginoon dito sa mundong ito, eh meron din pong lakip na mga regalo. Ha? Na meron tayong mga natanggap din sa Panginoon na napakamahalaga. At iisa-isahin po natin yan every week. Yan, gifts of Christmas. Ano yung mga regalo sa atin ng ating Panginoon? At para sa umagang ito, ang pag-uusapan ngayon natin ay yung gift of peace. Yan, the gift of peace. And so let's read this verse. Sabi po doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi dito, ipinanganak ang isang batang lalaki na magahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Yan. Alam niyo, ito yung malimit na verse na narinig natin pag Christmas. Ito yung mga description. Diba? Sabi doon, this is 1,000 years before the Lord has been born. But sabi doon, for to us a child is born and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Prince of Peace. Yan, ang kapayapaan. Alam niyo, pag talagang dumadating na ang Pasko, kapayapaan ang unang nawawala sa atin. Bakit? Aba, natataranta na. Eh di, lumalabas na yung mga listahan. Ano nang gagawin natin? Kaya pag nakakikita natin sa mall, talagang na-anxious ko na, ano bang gagawin ko? Nape-pressure ako. Lalo ako nabubugnot eh. Dahil instead na masaya ka o masaya ka na magse-celebrate ng Christmas, nape-pressure ko dun sa dami ng mga kailangan may regalo, pupuntahan party, at mga kuno-ano pang mga celebration. Not that I'm saying that it's not good, but honestly speaking, di ba, aminin ninyo o hindi, talagang nakaka-stress, di ba? Di ba parang nawawala yung kapayapaan natin sa ating isipan dahil sa dami ng mga abala na nag-aabala tayo sa maraming bagay, di ba? And peace is parang, lalo na sa panahon ngayon, talagang parang napaka, ano nga ba ang kapayapaan? Paano ba natin i-define ang kapayapaan? Di ba? Malimit sinasabi, ang kapayapaan is the absence of conflict. Yeah, the absence of conflict. Pag walang away, edi peace. Ganun lang ba ang ganun ba lagi ang definition ng peace? 'Di ba? Kapag talaga na sa bahay, kapag ang magulang niyo ay nag-aaway, ramdam ng mga bata, oy, may away. 'Di ba? Kasi nararamdaman mo may tension doon sa loob ng bahay. Kahit parang walang salitaan, nararamdaman mo parang hindi, mukhang medyo may konting tampuhan sa bahay namin. 'Di ba? Pero pag masaya lahat, walang conflict, okay, peace, di ba? Yung ba ang definition ng peace? You know what? Think about it. Alam niyo, lagi natin sinasabi, we want world peace. Sana magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Lagi natin yan, di ba? Pati nga sa mga linya ng mga kanta, let there be peace on earth. Right? Lagi natin yung sinasabi, magkaroon tayo ng kapayapaan. But what does world peace mean? Di ba? Alam niyo po, in the past 3,800 years ng history ng mundo, ha? 3,800. Only 268 years lang ang naranasan ng mundo na walang gera. Ha? Imagine ninyo yun. 268 lang out of 3,800. That's like roughly 8% lang of the time na naranasan natin na walang away, walang gera sa mundo. Right? And right now, ang daming nangyayari all over the world. Maari hindi malaking-malaki, pero ang daming nangyayari. And millions have perished. So how can we really say that we can truly achieve peace? Meron nga pong isang author sa New York Times who said, that peace is a fable. Parang ano siya, kathang-isip na lang. Kasi parang, paano, ano nga
ba itsura nun? Ano nga ba ang mangyayari talaga? Diba? Ito ba talaga yung goal ng ating Panginoon? Talagang magkaroon ng wala ng gera and everything. But if you see in the Bible, he would say in mga prophecies, there will be wars. There will be rumors of war. Then if that is the case, anong klaseng kapayapaan ang sinasabi ng ating Panginoon? Alam niyo po, ang biblical peace is not just the absence of conflict. Iba po ang gusto niyang sabihin. Pag sinabing kapayapaan, iba po ang ibig sabihin niyan sa Biblia. At yun po ang aalamin ngayon natin. Okay? Number one, sabi po doon, ang peace po comes from. Ha? Ito po, nung binasa ko yun sa New Testament, I've learned na meron dalawang klaseng kapayapaan. Ha? Dalawang klaseng kapayapaan na binabanggit ang New Testament. Yung una po, ang pinaka-fundamental sa lahat, the peace that comes from reconciling with Christ. Okay? Basahin po natin dito sa Colossians chapter 1, verse 20 to 22. At sabi po dito, at sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkasundo sa Kanya ng ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Nung una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maiharap na kayo sa Kanya na banal, malinis, at walang kapintasan. Yan. Ang una po, di ba? Bakit hindi tayo nakakaranas ng kapayapaan? Lalo na kung hindi pa natin kilala ang Panginoon. Kasi ito po yung pinakaunang punto. Ha? Tayo ay kaaway ng Panginoon. Di ba? Kapag ikaw ay may kaaway, hindi ka mapalagay. Right? Ibig sabihin merong sabi nga po yung peace, yung word na peace in the Hebrew Bible, it's the word shalom. Yeah, malimit naririnig niyo yan, di ba? Mga batian, shalom. Right? It's peace. But it's not just parang pagbabate. Shalom means harmony and completeness, being whole. Pagiging buo. So, ibig sabihin, kapag walang peace, basag-basag, sira-sira. Diba? And that actually illustrates kung ano yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kung tayo ay kaaway ng Panginoon, di ibig sabihin yung relasyon natin sa Kanya ay sira. Diba? At kailangan natin itong maibuo. Diba? Yun po ang isang fundamental na bagay na kapag tayo malayo sa Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kapayapaan kahit na ano ang gawin natin. Diba? Marami tayong bagay na po pwedeng ipilit sa sarili natin na gawin para makaranas ng kapayapaan. Gusto mo mag-relax, gusto mo mag-chill, gusto ko muna ng, ayoko ng kaguluhan, pupunta ako sa bundok, punta ako sa beach, travel ako, na ako lang mag-isa. Gusto ko lang na parang ayoko na maraming kaguluhan. Pero pagbalik mo, andun pa rin naman yun Di ba? Bakit? Lagi natin daladala yung kaguluhan. Dahil sa loob nitong puso natin, kaaway natin ang Panginoon. Kahit saan ka pang lupalop ng mundo magpunta, hindi ka magiging payapa, kapatid. Kaibigan, kailangan mong makipagbati sa ating Panginoon. At yon ang magiging simula ng pagkabuo ng iyong buhay muli. At ang buo ng kapayapaan natin sa buhay natin. Dito po nagsisimula lahat. Okay? Hindi po ito yung sinasabi, di ba, meron pang isang kapayapaan na we were gonna be talking about later, na kapag ikaw Kristiyano, yung nararanasan mo yung kapayapaan ng kahit nasa gitna ka ng trials and tribulation, hindi po yun. Ito yung pinaka-fundamental, ito yung pinakasimula sa lahat.
Kaya kung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, ikaaway tayo ng Panginoon. At kung kaaway ka ng Panginoon, wala kang kapayapaan. Kaya kahit anong gawin mo, parang hindi mo mahanap yung kapayapaan na hinahanap mo sa buhay mo. Talagang parang may butas na pinupuno mong pilit. Pero kahit na anong gamitin mo, hindi mo talaga mapunuan yun eh. Dahil Panginoon lamang ang pupwedeng magpuno-punon. At nakita natin, di ba, sa Colossians, ang Panginoong Jesus ang nag-reconcile sa atin. Hindi tayo ang lumapit sa Panginoon. Di ba? Siya ang pumunta dito, kaya nga sa kanyang kapanganakan. Sa kanyang kapanganakan at sa kanyang sakripisyo sa krus sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tayo po ay na-reconcile. Tayo po ay napagbati ng ating Panginoon. Diba? Dahil hindi po pwede na dahil sa kasalanan natin, tayo ay makakalapit sa Diyos. Kung kaya't siya nag-stand in the gap to put us together, mapagbati. Naalala niyo ba kayo ay merong kaibigan, dalawang kaibigan na nag-away, na kayo yung parang talagang namagitan? Ha? Kayo yung namagitan? Okay na kayo? O ito na yung gusto niyong ibig sabihin? Nagkamali lang kayo ng ibig sabihin? O pagtatagalin niyo pa ba yan? Magbati na kayo. Di ba? Malimit ba ganyan kayo sa inyong mga kaibigan o sa mga kapatid? Di ba? Pero kailangan minsan may naglalapit eh, no? At ganun po yung gawain ng ating Panginoong Jesus sa atin. Siya'y naglapit sa ating Diyos Ama. Tayo sa Diyos Ama para ngayon makaranas tayo ng kapayapaan. Ha? So yan po. Kung wala pa si Kristo sa puso natin, ito na ang panahon. Di ba? Ito na yung panahon para lumapit tayo sa Diyos. Dahil wala eh, kahit na anong punuan mo ng ambisyon o punuan mo ng magandang trabaho, yaman, hindi ka magiging payapa. No, maaring mayroong mga nakausap tayo, mga mayayaman noon na parang kahit parang nabasa natin yung mga article na kahit na ganong kayaman na sila, parang meron laging kulang. Diba? Ang kulang na po yun, yung kapayapaan ng ating Panginoon. Na makukuha nyo lang kung tayo ay lalapit sa Kanya, tayo ay makikipagbati sa Kanya, tatanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Yan lang po ang nais ng Panginoon na gawin natin. Okay? So tingnan nyo po ito, yan yung unang kapayapaan. Ito ang pinaka-pundasyon ng lahat. Kung wala nito, hindi ka talaga makakaranas ng mas higit pang kapayapaan sa buhay mo kung hindi ka magiging at peace with the Lord Jesus Christ. Di ba? Pangalawa po, ang sabi po dito is the peace that comes from trusting the Lord Jesus Christ. So ngayon, kung tayo tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, okay. Ngayon tayo may relasyon na sa Panginoon, tayo ay naging payapa na. Ha? Payapa na yung samahan natin. Buo na. Yung shalom, complete na yung ating relationship with the Lord Jesus Christ. Okay? So dahil buo na ngayon siya, ngayon nagpo-flow na ngayon through us yung kapayapaan na binibigay ng ating Panginoon. At ito po, basahin natin sa John chapter 14 verse 27. At sabi po dito, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot. Dahil iniwan ko sa inyo ang kapayapaan, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Okay? So yan po. This is Jesus Christ speaking. Ngayon, ito naman yung tinatawag na experiential peace. Right? Kanina, ano yan? Ito yung reconciliation peace na kailangan mabuo muna tayo. Ito pinakapundasyon ngayon ng lahat.
Ngayon, ito pong klaseng kapayapaan na sinasabi ng Panginoon, ito naman yung para sa mga mananampalataya na mararanasan natin through Him. Right? If we trust in the Lord. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon dito, nang sinabi niya, binibigay niyang kapayapaan, my peace I give you. Ha? It's not just parang ordinary peace, ha? At sabi ng Lord Jesus Christ dito, my peace I give you. Ito yung kapayapaan niya na ibinibigay niya sa atin. Hindi ko lang kapayapaan ng kung sino-sino, kundi kapayapaan na nanggagaling sa Kanya mismo, ibinibigay niya ngayon sa atin bilang mga mananampalataya. Di ba, alam niyo, ewan ko kung naranasan niyo na sa buhay ninyo, na nakadudumaan kayo sa isang matinding pagsubok. Pero bakit? Bakit parang kalmado kayo? Bakit ganun ang nararamdaman natin na parang kalma lang? Parang hindi ako nayayanig kahit na anong matinding problema yung dumating. Di ba? Siguro kung magkukwentuhan tayo po ngayon ng kanya-kanyang mga story, napakadami niyong naikukwento at marami na kayo napagdaanan. Pero balikan po natin yung mga pinagdaanan natin na yun. Nayanig ba ang ating pananampalataya sa mga panahon na yun? Dumaan tayo doon na nananampalataya sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya. Kung kaya't parang payapa tayo na dumaan sa pagsubok na yun. Diba? Ngayon titingnan nyo, does that make sense? Pag tinignan po yan ng ibang tao na hindi mananampalataya, parang iisipin ng mga tao, what's wrong with you? Sabi niya, shouldn't you be nagpapanik ka na dapat? O parang you're worrying? Di ba? Pero a person of faith can go through a lot of those difficult situations in a calm and peaceful manner, knowing that the Lord is with us. Di ba? Lagi natin binabanggit, Panginoon ang bahala sa akin. Walang paliwanag, hindi ko maipaliwanag kung paano, pero naniniwala tayo na Panginoon ang bahala sa atin. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng makakain ngayong araw na to. O kaya, naku, medyo hindi ko alam paano gagaling sa sakit na ito. Ano nang mangyayari pag nawala ka? Anong gagawin natin pag nawalan ka ng trabaho? Alam niyo, yung mga ganyan ng mga kwento at mga tanungan natin, di ba? Pero may sagot na rin tayo. Pag tayo nagbabasa ng Biblia at binabasa natin ang salita ng Panginoon, tayo muling napapaalala na, I got you. Hawak ko ang buhay mo sa aking mga kamay. Kung kaya't iisipin ng ibang mga tao, dude, dapat natataranta ka na. Eh hindi. Bakit? Kasi meron tayong kapayapaan na mismo ang Panginoon ang nagbigay sa atin. Ang sabi pa nga ng balikan po natin doon sa John chapter 14 verse 27. Sabi niya, huwag kayong mabagabag. Ha? Ito na, sinabi, alam na ng Panginoon na mayayanig talaga yung ating pananampalataya, yung kapayapaan natin. Dahil pinangako naman talaga niya, in this world, you will have tribulation. Diba? Hindi niya naman sinabi sa inyo, oy, pag tinanggap niyo ako bilang Diyos at tagapagligtas, okay na kayo. Set na kayo buong buhay niyo. Wala na kayong problemang mararanasan. Ay, wala pong ganoon na pangako ang Panginoon. Hindi siya parang sa TV ads na puro pangako. Right? Pero instead, ang pinangako niya yung katotohanan na you will experience trouble. Makaka-experience ka ng karamdaman, ng problema sa buhay. Pero ang sabi niya, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mabagabag. At huwag kayong matakot. Dahil iniwan ko sa inyo ang kapayapaan ng aking kapayapaan, ang ibibigay ko sa inyo. Ito po ang maganda dito. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ha? Wala siyang katulad. Hindi siya yung katulad ng binibigay ng mundo sa atin. Bakit? Ano ba yung binibigay ng mundo sa atin? Di ba? Kung kailangan may assurance muna ako. Di ba? Kung ako magiging payapa, kailangan sigurado o meron akong backup plan. May mga ganyan. Merong siguradong garantiyan na may gamot
talagang magpapagaling ng sakit na to. Kailangan may pera talaga kami mapapanggastos. Yan, ng mga garanti. Ngayon, kung pag meron kang mga ganung insurance, aba, parang napapayapa ka ka. Pero yun po yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon kahit wala ka noon. Ay, hindi mo alam kung saan manggagaling yung susunod mong kakainin. Pero ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Hindi mo alam kung kailan ka gagaling. Wala nga nakakaalam. Sasabihin ng doktor sa'yo, hindi ko rin alam eh. Pero bakit nakakaranas ka ng pananampalataya? Pero bakit ka hindi natatakot? Kasi ang kapayapaan ng Panginoon ay dumadaloy sa atin dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. Nayayanig ba ang ating pananampalataya ngayon? Eh baka kapatid, tayo ay nakakalimot na uling-muling magtiwala sa Panginoon eh. Nadadala ba tayo ng mga pangyayari sa labas ng buhay natin, nakikita natin sa ating paligid, na talagang ito yung nagbibigay sa atin ng pag-aalala, mga alinlangan sa buhay natin. Baka kailangan tayo magtiwala muli sa ating Panginoon. Di po ba? Pero napakaganda ng sinabi niyang yan. Talagang pagtitiwala na kakaiba. Ang kapayapaan na talagang nanggagaling lang sa kanya. Alam niyo po, nais kong i-share sa inyo itong story na to si Dave Dravecki. Isa po siyang, kung mahilig kayo sa baseball, isa po siyang sikat na pitcher. Yan, dati po sa Padres at naging sa San Francisco Giants siya nag-pitch. Yung mga around 1980s. Ayan, 1980s. Nung, alam niyo naman, pag mga athlete, talagang very driven yan na talagang yung pangarap nila to make it big. Right? Now, Dave, in one of his games, na nag-pitch siya, nagkaroon siya ng parang masamang pakiramdam doon sa kanyang throwing arm. Ayan, di ba? Pag-pitcher, ang pinaka-fundamental ay yung pangbato mo na kamay, di ba? Nakaramdam siya ng parang karamdaman, medyo parang may masakit. So ito po ay pinatingin niya po sa doktor at yun ay nalaman na meron po siyang tumor o cancer para po dun sa isang part ng kanyang muscle. At dahil po dun, kailangan niyang maoperahan. Kailangan pong matanggal yung portion ng muscle ng deltoid niya. Okay, so portion ng muscle, ha? So sinabi ng doktor, alam mo, hindi ka na makakapag-pitch. Kalimutan mo na yung pangarap mo. Okay? Pero alam niyo po, through rehab and everything, after a year, nakabalik po siya muli sa kanyang old team, sa Giants. At siya ay nakapag-pitch pa uli. At nanalo pa sila. Nanalo pa sila, kaya tuwang-tuwa, talagang wow, parang amazing na pangyayari to. Pero, yung huling pitch niya, diba? Sabi ng doktor, diba? Kasi binawasan ng muscle na yung kanyang throwing arm. E pumitik na yung kanyang buto, na split into half na yung joints niya. At nung chineka po siya uli, lumabas na hindi pa rin nawawala yung cancer. Now they have to decide. To save his life, kailangan completely po i-amputate yung kanyang arm. Completely amputate. Imagine niyo po ito sa isang pitcher. Di ba? Kung ano yung pinakakabuhayan mo, yung pangarap mo, lahat. At bata pa siya nito. Ito po, mula sa kanyang shoulder blade ang tinanggal. Hindi lang parang dito. Kaya parang wala siyang balikat dito sa isang side. At yun po, inamputate. At that time, he was really thinking, parang basag na lahat ng aking pangarap. Wala na akong silbi sa buhay. And he'd gone through a lot of those questions. At napakahirap sa kanya to recover until he found Christ. Till he found
the Lord and with His family and friends. Talagang tinulungan po siyang makarecover mentally and spiritually to make sense doon sa mga pangyayari ng buhay niya. Alam niyo po, in later on, with his wife, nakapagbuo pa sila ng isang organization called endurance.org to help people who've gone through similar experiences. Right? Kita niyo, sa mentality ng mundo, wala nang pag-asa yan. Wala ka na. You're done. And parang hindi ka na buo. Right? Physically speaking, yes. But spiritually, he was broken. Nung siya buo pa yung kanyang kamay at kanyang katawan, he was not whole because he was not at peace with the Lord. Pero nung nawala sa kanya yung kanyang kamay, ay yung kanyang braso, kahit sabihin ng mundo na parang, ay, hindi ka kompleto. Pero deep inside sa puso niya, siya ay buo dahil he found peace in the Lord Jesus Christ. At sasabihin ba natin na wala nang silbi, itong taong ito ngayon, napaka-active ngayon to speak to a lot of people, to encourage a lot of people, to help people na nagsasuffer na rin. Saan nang gagaling yung sinasabi niya? Saan nang gagaling yung lakas ng kanyang pananampalataya? Saan nang gagaling yun na hindi siya nag-worry na iwanan ka ng asawa mo, dalisan na lang ang kamay mo, or meron ka bang makakain, matatrabaho, paano ka mabubuhay? Alam mo yung mga ganung worry natin? At ganyan po eh, ang umatake ang kalaban. Para tayong ina-armalite sa isip natin ng iba't ibang mga negative things. At nawawala yung kapayapaan natin. Kaya nga sinasabi po doon, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag po nating bumitaw. Kumapit ka lang sa ating Panginoon at hayaan mo yung kanyang kapayapaan dumaloy sa ating buhay upang hindi tayo mabagabag at hindi tayo matakot. Dahil ang kapayapaan ni Jesus ang ibinigay niya sa atin. Diba? Alam niyo po, to conclude yung mensahe natin ngayon, maring ang dami sa atin ngayon, kahit yung mga nanonood po, kung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon, hindi ba kayo napapagod? Constantly na nakikipag-away ka sa Diyos, kaaway ka ng Panginoon. Para kang tinutugis ng batas na tumatakas ka lagi. Ganong katagal natatakas ka sa ating Panginoon? Diba, gaano pang katagal na ikaw ay patuloy na lumalayo sa Panginoon? Alam nyo, pag naalala ko yung picture ng isang shepherd na binalikan niya yung isang nawawala, ha? Hindi yung tupa ang naghanap doon sa shepherd, asan na yung boss ko? Asan na yung shepherd ko? Nawawala ako. Hindi eh. Diba? Siya yung naligaw eh. Siya yung tumaka, siya yung nalayo. Pero ang Panginoon ang umahanap sa atin. Diba tayo napapagod na tayo ay malayo sa Panginoon at hindi tayo nakakaranas ng kapayapaan? Alam niyo po, kaibigan, kung hindi pa kayo tumatanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, dito na matatapos yung hinahanap ninyong kapayapaan. Dahil sa Kanya nyo lang yun mararanasan. Wala nang iba. Sa Kanya lang. Di ba? Tama na. Huwag ka nang makipag-away sa Panginoon. And the Lord is welcoming you with open arms, reconciling with us. Yun ang susi. At pagkatapos noon, dadaloy sa atin yung kapayapaan ng ating Panginoon na hindi maunawaan ng mundo, na kahit na anuman ang pagdaanan natin, kahit na anong pagsubok, karamdaman o hirap ang maranasan natin, ang kapayapaan ng Panginoon ay nandoon. Sabi nga po doon sa Philippians chapter 4, is anybody anxious or
kapag bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na isang mag-iingat sa puso niyo at sa pag-iisip. Dahil kayo'y na kay Kristo at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ayan, binanggit na naman po ni Apostol Pablo, hindi ito kayang unawain ng tao. Pero hindi ba yun yung talagang makakapaghila dito sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin? Anong meron ka? Bakit ganyan ang iyong pag-iisip? Ba't ganyan ang iyong paninindigan? Dahil may Kristo ako sa aking puso. Kaya ako nakakaranas ng kapayapaan. Sabi nga po doon, if you're anxious, pray. Go to God. Read His Word. I don't know what to do. Read His Word and read His promises. Sa pamamagitan lang po ng pananalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, ay tayo ay mauunawaan uli natin yung mga pangako niya. Pangako niya na mapapanghawakan natin, pangako niya na masasandigan natin sa panahon na tayo ay talagang hirap, na hirap, na hirap na sa buhay. At pag ginawa po niyo yun, you'll see, right? Na I don't have anything to worry. God's got me. God's on my side. Bakit ako matatakot? Diba? Kasama natin ang Panginoon, kakampi natin ang Panginoon. Bakit ako matatakot? Right? Tayo po'y magsitayo. At tayo po'y manalangin. At pag-isipan po natin ito na ano bang pinagdadaanan ko ngayon, Panginoon? May karamdaman ba kaming pinagdadaanan ngayon? Meron ka bang problema sa pamilya na pinagdadaanan ngayon? May problema ba kayong mag-asawa na hindi kayo pinagkakasunduan? Meron ba kayong problema sa inyong anak na hindi wala kang magawa? Natatakot ka ba sa sasabihin ng doktor sa susunod na magpa-check up ka? Natatakot ka ba sa estado ng ekonomiya natin ngayon? Hindi mo alam kung paano kayo mabubuhay? Napakadami po nating po pwedeng i-worry. But God is on your side. His peace is given to you. Kaya huwag kang mabagabag, huwag kang matakot. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, tunay na Ikaw ay mabuti. Ikaw ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay dakila, Panginoon. At kami nagpapasalamat dahil, Lord God, You have reconciled us with You. Kahit hindi kami karapat-dapat, kami ay iyong ibinalik sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng sakripisyo mo sa krus. Kung hindi pa namin ikaw nakikilala o tinatanggap bilang Diyos sa tagapagliklas, Panginoon, tinatanggap ka namin. Ikaw ang maghari sa aming buhay, ikaw maghari sa aming puso. Upang matapos na ito, Panginoon, pagod na kami na makipag-away sa inyo, Panginoon. Ayaw na namin lumayo. Gusto na namin lumapit sa inyo, Panginoon. Panginoon, lahat mga kapatiran namin, kung ano man yung pinagdadaanan namin, nawa, Lord God, ang iyong peace, Lord God, that transcends understanding, Lord God, and comprehension, would give strength, would give comfort, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran. Kahit hindi po namin naunawaan, okay lang, dahil kasama ka namin, Panginoon, yun ang mahalaga. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin. Sa tanging pangalan ng iyong anak na Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
At have a wonderful and safe week po until we see each other again. Thank you po. God bless.